Welcome back. And we go back to one of our top stories today. Search and rescue operations continue for at least five miners trapped in a landslide at an open pit mine of the Semirara mining in Antique. So far, five people have reportedly been killed in that incident. And we'll be speaking now to the Western Visayas Regional Director, Chief Superintendent Agrimero Cruz. General Cruz, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon mo naman, Sir Tony. Opo. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Semirara Mine? Meron pa ho bang hinahanap na... Well, hello? Yes po. Meron pa ho bang hinahanap na ibang mga minero? Yes, meron pong hinahanap pa na mga lima pang mga minero. Actually po, nangyari po ang insidente maghahating gabi, kagabi at... Initially, meron po tayong 14 po na victims at agad pong na-recover yung apat kaninang umaga. Mm-hmm. Yung isa po ay medyo malubha ang kalagayan. Mm-hmm. Kanya po na-airlift kaninang umaga sa Manila for treatment. Mm-hmm. Yung pong tatlo pong iba, yung dalawa po ay minor lang po ang kanilang injuries. Kanya sa Semirara Coal Mining Infirmary na lamang po sila binigyan ng lunas. Yung pong sampo ay kaninang tanghali ay tatlo po ang na-recover and this afternoon additional two bodies were also recovered from the scene. Mm-hmm. So ang bilang po ng patay, General, apat pa ho pa rin. Hindi po tumataas. Lima na po, Sir Tony. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, lima na po ang fatalities doon po sa insidente sa Semirara. Opo, opo. Sa ngayon po ba, ano po ang ginagawa ng mga may-ari po ng minahan para po doon sa rescue or recovery operation? Well, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-rescue operations natin. Mm-hmm. Doon po sa lima pang hindi natatagpuan. Mm-hmm. And sana, hopefully po, ay buhay pa dahil po kasama nilang natabunan yung isang heavy equipment ng Semirara Mining Corporation. And yung pong korporasyon, sila naman po ay, well, aside from... the taking care of yung pong medical needs ng mga sugatan at yung pong mga injured ay inaasikaso na rin po yung pamilya ng mga nasawi. Opo, opo. So ang ginagawa po ba ng mga rescuers ay kailangan po nilang mag-tunnel ulit papasok po dun sa nag-collapse na mine o meron po silang ginagawang ibang daanan para ma-bypass po yung mismong natabunan? Well, Sir Tony, ang pagkakadescribe po sa atin ay open pit mine po yon. Ibig sabihin, wala pong tunnel. Walang tunnel. Opo, wala pong tunnel. Open pit po ito. Mm-hmm. Pero napakalalim po ito. 3,000 feet na higit po yung lalim ng pinangyarihan. Mm-hmm. Kanya po, hindi po basta-basta mga rescuers ang pwedeng bumaba at mag-conduct ng rescue. Mm-hmm. Yung lamang po mga specially trained at saka yung pong mga marunong sa heavy equipment, no, yun na lamang po ang pinapapunta doon para po makatulong sa paghukay doon po sa mga nalalabi pang mga biktima. Mm-hmm. Meron ho bang iniisip po ang tanggapan po ninyo na possible negligence po sa panig po mismo ng mine operator? Well, yan naman po ay gagawin natin pagkatapos na po ng rescue operations at kung klaro na po lahat at safe na po tayong pumunta doon, definitely po magkakandak po tayo ng inquiry doon po sa lugar. Imbestigahan din po natin kung meron pong mga lapses, kung meron pong mga pagkukulang na ginawa ng Semirara Coal Mining Corporation. Nga pa. In the meantime, General Cruz, maraming salamat po sa oras po ninyo. Thank you for speaking with us on Top Story. Maraming salamat.